Rotsy dito sa TV5. Masaya at magandang relasyon ni Iwamoto at ng kanyang dating kasintahang mixed martial artist na si Mickey ay may ikinukubli palang madilim na lihim. Ano nangyari sa inyo ba? Nagkaroon po ng pagkakataon nung last year po 2010 na nagkaroon po kami ng malaking problema na hindi ko siya mapatawad. At umabot po sa puntong kinailangan ko na po makipaghiwalay sa kanya. Pero masaya po ako kasi hinahabol niya talaga ako. Ito, prangkahan. Nung sila na ni Jana Dominguez, hinahabol ka pa rin ni Mickey? Opo. May isang incident po na nagpunta po sila sa inyo. Sa gallery? Sa gallery. Okay, okay. Bago po siya pumunta sa inyo, kasama niya po ako. Lumuhod pa po siya sa bahay ko, nagmakaawa para makapagbalikan. Kinabukasan na basa ko po yung column niyo po na... Oh, kasi wala ko alam. Opo, na nandun nga po silang dalawa at masaya sila. Sinaway ko siya. Sabi ko, bakit? Bakit mo pa ako ginugulo? Bakit ayaw mo kong pakawalan? Gusto ko nang magbagong buhay. Gusto ko nang umayos yung buhay ko. Dumating ko sa punto na may mga pananakot na kaya hindi po ako nagsasalita at hindi ako lumalabas. Pananakit? Physical? Meron na? Dati, hindi naman po malala, pero pag nag-aaway, hindi po maiwasan. Pumasok na sa eksena si Jana Dominguez. Nagdalang tao. Paano mo tinanggap yun? June po, naging sila. At alam ko po yun dahil nakausap ko pa po mismo si Jana. At nag-usap kayo ni Jana? Sa text po. Okay, okay. Nag-text kami na sabi ko, Mars, kaibigan kita. Kung ano meron. Kung I think I have the right to know. Sabi ko, dahil ginugulo pa ako ng tao. Finorward ko kay Jana lahat ng text ni Mickey na wala lang si Jana, lumalabas lang kami, kaibigan ko lang siya. Mahal kita at ikaw lang mahal ko. Ang sagot lang po sa akin ni Jana, mahal ko siya at tatanggapin ko po. Oh, so mas martir si Jana kaysa sa iyo. Mabait pong tao si Jana. Hindi man ganun ka-close, pero naging kaibigan ko po siya at nakakausap ko siya na eh. Sa gitna ng lahat ng ito, isang taong patuloy na nagpapatatag sa kanya. Ito ang anak ni Mickey sa una nitong nakarelasyon. Kung silang dalawa lang pong kakalabanin ko, kayang-kaya ko. Kaya lang mahal ko po yung pamilya ni Mickey. Napamahal na po sila sa akin sa apat na to, lalo na ang anak ni Mickey. Oo, pati rawang anak, mahal na mahal ka. Mahal na mahal ko po yung batang yun at tinuring ko po siyang tunay na anak. Kaya hindi po ako gagawa ng paraan para masaktan yung bata. Dahil walang kamuang-muang yun. So, parang destructive talaga yung relasyon nyo. Like yung nag-birthday siya. Ano yung nangyari doon? Yung babatuhin ka niya? Una po noon, sinugod niya po ako sa bahay. Pinasok niya po ako. Ako lang mag-isa. Kinuhuli niya ako. Feeling niya po may lalaki ako. May boyfriend ako. Or may naliligaw na sa akin. Tapos tumakbo po ako sa building ng GMA. Para hindi po siya makapasok. Eventually, umalis siya. At nang umalis si Iwa sa GMA compound habang nagmamaneho. Nagulat na lang ako, may palapit na lalaki na may hawak ng malaking pato. Pagtingin ko po, malabo mata ko. Sinot ko yung salamin ko, pagtingin ko si Mickey. Sabi ko, anong gagawin ko? Bumaking ako. Nung nakita niya pong bumaking ako, tumakbo po siya palapit sa akin. Hawak yung malaking bato, tumata po siya, papuntahan ako. Humarang siya. Imbis na, siyempre, hindi ko na po ihihinto yun dahil may hawak siyang bato at babae po ako. Yun po, dinala-diretso ko, muntik po siya masalasaan. Pero umiwas ka lang talaga? Umiwas lang po talaga ako. Pero ang talagang naging binding spirit, ikaw nga, kung bakit tumagal ka kay Mickey ay dahil si Isabel, yung anak niya. Opo. Hanggang ngayon po, aminado naman po ako na ang tanging ugnayan na lang namin ni Mickey, yung bata. Na kahit, masama ang loob ko sa mga nangyari, pero napatawad ko na po siya. I'm sure nanonood siya ngayon. Anong message mo kay Isabel? Baby, I miss you. Mahal ka ni Mami. Papakabait ka lagi at saka huwag kang magpapapagod. Pagaling ka, anak. Lagi mo tatandaan na kahit anong mangyari, kahit malayo na ako. Hindi ka nawawala sa akin. Hindi ka nawawala sa puso ko. Mahal na mahal. Mahal kita.
sa GMA7, I'm sure may nabubuong emosyon sa puso mo ngayon. Anong pakiusap mo sa kanila? Nagpaalam po ako. Dahil po sabi ko sa inyo, may sakit ang nanay ko. Hindi niyo po ako pinayagan. Hindi naman po po pwedeng na pabayaan ko na lang na mamatay ang nanay ko. At nakiusap din po ako nung Pasko kung ano pong pang Noche Buena namin. Pero wala. Wala po ako natanggap. Kaya po ako naghahanap ng way para mabuhay. Hindi po para i-disrespect kayo. Dahil mataas po ang respeto ko sa inyong lahat. Si Willie Revillame, pinagbigyan ka kagad. Anong gusto mong sabihin kay Willie? Gusto kong magpasalamat sa'yo, sa lahat ng tao na nakapaligid po sa inyo, sa staff ng Wildan, for accepting me and for trusting me. Panghuli kay Mickey Ablan, ano ang mensahe mo? Mick, mag-iingat ka lagi. Alagaan mo ang pamilyang binubuo mo ngayon. Kung kailangan mo ng kaibigan, nandito pa rin naman ako. Kay Jana, anong mensahe mo? Huwag na lang. Huwag na lang po. Okay. At salamat kasi isang pagkakataon ito para makilala ka ng publiko. Pero ngayon, first time. Salamat. Nagbukas ka ng libro ng buhay mo sa publiko. Maraming salamat. Thank you so much. Don't go away. Magbabalik ang Paparazzi dito sa TV5.